What's up, you guys? It's me, Michaela V, the one and only. So for today's video, gagawin natin ang aking Q&A birthday vlog. Birthday Q&A vlog. Ay, kahit na sa dalawa. So, parang tradition ko na to sa channel ko na every birthday ko, mag-Q&A ako. Kasi, kini ko dun lang naman ako medyo matino. So, last 2020 and 2021, ginawa ko din Q&A. So, this year din, mag-Q&A din ako for my 18th birthday. So, nag-post ako, sabi ko, "Hi, Famikila. I know it's been a while since I last posted on my YouTube channel, given na naman na super inactive ko sa YouTube. So, for this upcoming video, which is this video, I'll be doing a Q&A vlog as a tradition that I made up na I will be having like Q&A videos every birthday ko. So, because on nila, kindly drop all your questions and I'll be answering all them on the birthday Q&A vlog. Thank you and stay safe, you all. Always treat people with kindness. Harry Styles. Yes. My pick. What motivates you to work / study hard? Actually, ano pa nang bumotivate sa akin? Wala naman. Tamad nga ako eh. Joke lang. Nag-motivate sa akin na parang, ano yun, yung galingan ko lagi sa mga bagay na ginagawa ko. Is yung mga siguro, mga achievements na makukuha mo. Kapag nag-porsige ka ng mag-aral, pursue ka sa paggagawa ng mga bagay na ginagawa mo as of the moments. Kasi lahat ng pagod mo, lahat yan may blessings na kapalit. Yung mga blessings na dumadating kasi nagpo-pursue ako sa mga bagay na ginagawa. If you could choose to do anything for a day, what would it be? Gusto kong pumunta sa Enchanted Kingdom. Maniwala kayo sa hindi. Never pa po ako nakapunta ng UK. Dadaan-daan na lang namin, pero never ako nakapasok sa loob. Hindi ko din alam, pero balak ko mag-UK. Kung sino man mahila ko. Pero hindi pa talaga kami mag-UK ever as in simula bata ako. Yan, gusto mong gawin. Mag-UK, gusto mong isa rides. Gusto ko itry lahat ng rides as much as possible. If you were a superhero, what powers would you have? Gusto ko ay teleportation. Teleportation. Tama ba? Yung makapag-teleport ako sa iba't ibang lugar and sa iba't ibang time, sa iba't ibang taon. Gusto ko yun. Kasi parang may mga gusto akong balikan na year. And super madaming what if, diba? What if mabalik ako yun? Hindi. What if, basta, what if and sana. Madami akong ganun. And teleportation, isa siya sa way na para may mabalikan ako, para may makita ko in the future kung tama ba yung magiging decision ko. Ang ganun. What is something that helps you relieve stress? Tulog. Tulog talaga. Talagang nakaka-relieve siya ng stress. Kasi pag tulog ka, wala ka namang iniisip. Wala ka namang ginagawa, di ba? So, nakaka-relieve siya ng stress. Since malapit ka na mag-18 years old, hashtag by minor moments, I want to ask, what is your favorite minor moments? Oh my God! So, favorite minor moments ko siguro ay yung walang masyadong requirements. Kasi pag 18 ka na, ang dami mo na kailangan kunin na kailangan kumuha ng gantong mga voters sa gantong, ganyan. Ang madaming requirements kasi parang part, isang step, one step na siya papuntang adulting. So, lahat, legal age yan na dapat kumuha ka ng ito, ganyan, ganyan. Pero pag minor ka, wala ka na, chill ka lang, wala kang dapat isipin na kumuha ka sa ganito, kasi ganyan. Yun yung favorite mong minor moments ko na wala akong masyadong iintindi. If magkakaroon tayo ng chance makapag-bonding face-to-face, ano activity ang gusto mong gawin natin? So, nagtanong na to ay
friend ko from Angel, senior high school, na school ko. Classmate ko din siya. Same strand kami na itong grade ko. Si Dorothy. Ikaw, Dorothy, alam ko super creative mong tao. Super creative yung tao, guys. Like, she can do crochet, she can dance, she can sing, she can draw. Super dami. As in, lahat yun, she's best kasi lahat yung best siya dun sa lahat naman and super nakaka-proud every time na makikita kong drawings niya na siya super na-appreciate yun and siya yung pinakalagi nagbibigay sa akin ng gift na kapag magkikita kami like Mika o like yung drawing ng face ko ang galing so siguro ang gusto kong activity natin for like a whole day siguro first we'll have like a breakfast sa kahit saan picnic ganon. Then sa picnic we can paint. You can teach me how to properly paint or draw. Pati yung pagka-crochet, gusto ko din yun. And I know na you're good at it. That's why I want to do it with you. If we have a chance. I hope soon magkaroon. Gawin natin yun. Most memorable moment of senior high school. Okay. This will be like a funny thing kung isipin nyo. I'll be honest, guys. Most memorable moment ko talaga this senior high school. Akala ko kasi yung senior high school ko, parang matatapos siya ng straight line, ng tahimik lang na OMG, nakagraduate ako without anything na sabit na twist. Kumbaga. Most memorable ko is this. Hindi ko naman masyadong i-detail pero para mag-gets niyo, kakwento ko na din. I have this group of friends. Group of friends. We call our group. Parang, dala lang. Ano ko, biglang out of nowhere yung parang name namin. Yototops. Then, sa Yototops, may isang tinatawag ng lahat. So yun, super nagkagulo lahat. And yun, yun yung plot twist na medyo memorable sa akin until now. Hindi ko siya makalimutan kasi that situation, ginawa kaming, yung mga friends ko na nakilala namin lalo yung isa't isa na sino ba yung hindi talaga totoo sa amin, sino ba yung gito, ganyan. Lalo kaming naging intact, lalo kaming naging, yung close na, ganito pala. Marami kaming lesson na natutunan and it's good. So yun, yun ang memorable sa akin, yung may spy sa GC namin and afterwards, all of them na naka-witness nung nangyari. At tsaka, siguro naman yung mga nakaranas din na nagkaroon ng spy sa group of friends. You know, all the rest. Parang, gulo, pero at least, diba, nawalan kami ng hindi talaga totoo sa amin. At binigay din agad ni Lord na, binigyan din agad kami ni Lord ng chance na to cut people off sa life namin na hindi talaga good para sa amin. Okay, next. Funny nun. Natawa talaga ako kasi hindi ko alam kung maniniwala ko talaga memorable para sa akin. Greatest realization as a 17-year-old. My greatest realization as a 17. Ganto, 17 na. Mag-18 actually. Madami eh. Pero this one is so important. Yung kapag binigyan ka na ng opportunity or binigyan ka na ng chance, grab it na. Huwag ka nang mag-next na, oh, okay, may next time pa naman eh. Let them have it. It's okay to be selfish na i-grab mo yung opportunity na yun. Kasi, paano kung sa susunod wala na? Paano kung last na pala yun, diba? Parang ano yun, YOLO, you only live once, do all the things that you wanted to do. Pero dapat may limitation. And, yeah. Are you surrounded by people who make you the best version of yourself? Yes. It's funny na before, akala ko, ganun na ako. But no, for some reason, no. And now, ngayon, masasabi ko na talaga na yes, I'm surrounded by people who make me
like the best version of myself. They are the ones who motivates me to do this. Mika, Elise, gawin mo to, ganyan. You can do it. I know you can do it. We know you can do it. And parang ano mo yon yung they all motivates me to be the best version of myself. And super grateful ako na masasabi ko ngayon na yes, I am. I am surrounded by people who makes me the best version of myself. Do you think millennials are really that different from other generations? I think, oo. Kasi, from other generations, kung iisipin mo naman kasi talaga, may mga bagay kasi yung millennials na ibang-iba. Parang meron silang mga paniniwala or yung mga ginagawa nila na ibang-iba from other generations. Kasi, kunyari, let's very compare na lang siguro natin sa bagay, like phone. Sa phone naman every year nagbabago. Yung mga phones, generation by generation, from beeper to yung flip phone, tama ba? Flip phone, keypad, lahat nagbabago, di ba? Before walang camera. Nagbabago, madaming bago, madaming natututunang bago, madaming lumalabas na bago. So, I think yes, iba siya. And tingin ko naman, iba, pero ganun-ganun pa din yung parang masasalim, tradition, I think. Pero ko, yes, iba siya. Dami ko sinabi. Pero yeah, I think millennials are really different from other generations. What's a career that doesn't exist yet that you think should? Okay. At hindi ako sure dito ha. Correct me if I'm wrong. I think pagiging nanay? Pagiging mom? Kasi parang kung isipin nyo kapag tinitigan, try nyong titigan yung parent, yung mom nyo, yung nanay nyo, yung mama nyo, yung mommy nyo. Try nyo siyang i-observe ng maghapon. And mapapaisip ka, ang dami nilang ginagawa just for a day. Gigising sila ng maaga to cook for you, to cook breakfast, lunch, of course, pati dinner. Sila yung naglalabas, sila yung nagpa-plancha, yung iba sila din yung nagtitiktok. Madami silang ginagawa, naglilinis ng bahay, nag-aalaga ng bata. So, I think, pwede siya career kasi mahirap maging nanay, to be honest. Hindi pa naman ako nanay, pero pag napanood niyo yung vlog ni V Cortez at ni Kong TV, nare-realize ko din yung na-realize ni Kong na mahirap mag-alaga ng bata. Paano pa kaya yung mga nanay na mag-isa lang sa bahay, yung parang mga asawis, nag-work lagi araw-araw na linis, luto, laba, alaga ng bata, madami pang kung ano-ano. If may work pa yung nanay, syempre sila, nagkatrabaho din sila. Pero, madami namang girls na hindi din gusto maging nanay. So, ayun, think ko alam kung tasang ayon kayo sa akin na yung career na yun, yung pagiging nanay is a career. Kasi mahirap talaga siya. Kasi, yun think ko. What do you look forward to most each day? Ang nilook forward ko kada araw is yung maayos sana. Like, sana bukas. Maayos today, sana bukas. Ganun ulit. Maayos ulit. Walang kahit anong trahedya na mangyayari, walang anong kahit parang yung hindi ako magsasuffer sana. Parang ganun. Sana hindi ako magsuffer kinabukasan. Sana hindi ako ganito kinabukasan. Sana kinabukasan ganito ulit. Yung maayos ulit yung araw ko, hindi ako yung grumpy or something. Yun. What's something you wish adults understood about kids today? I think this one is yung kids ha, yung kids ba na like toddlers or, pero overall yung kids anak na lang, they should listen. Like sabi ko nga kanina, yung sa millennials, nagbabago na lahat generation by generation. Siguro dapat yung parents
matuto din sila makinig. Kung yung, kung sila nga, parang kung sila nga, gusto nila na pinapakinggan natin sila. Siyempre, tayong mga anak, yung mga bata din, napapakinggan din. Kasi, alam mo ba, ito natutunan ko, hindi yan iiyak. Nyari yung bata. Hindi siya iiyak kung walang masakit, walang nangyari, or something. Hindi yan magta-tantrums kung wala yan gusto, or wala yung, ayun, yung lahat may reason. Lahat ng nangyayari, lahat ng pinapakita ng bata, lahat yun may reason. And I think yung parents, siguro ngayon, yung mga adults, ngayon na, sana maintindihan nila na dapat iniintindi din nila yung child nila. Pinapakinggan din nila. Yes, iniintindi pala nila. Pinapakinggan nila. Pag, syempre, pati parents, parang di pala yun, pag pinapakinggan, dapat iniintindi nila. Okay. Kasi madaming, marami kasi mga parang kids ngayon na nami-misunderstood. What makes you feel most empowered? Kapag ano, yung mga kapwa ko girls, ano sila, minomotivate nila ako, parang na, yung ano yun, yung appreciation ng mga kapwa ko babae. Na ang ganda mo, ang galing mo sa ganyan, super nakakataba ng heart, tsaka parang super nakaka-empower sa feeling. Yung feeling, basta, ano, ganon. Hindi ko ma-explain, pero ganon. Pag na-appreciate ako ng mga kapwa ko girls. Would you rather be an expert at one thing or pretty good at many things? I think, doon ako sa pretty good at many things. Kasi parang, hindi naman sa inano ko, pero maganda din naman yung expert kasi isang bagay. Pero di ba parang mas convenient kung good, parang magaling ka sa lahat. I mean, di ba na lahat? Magaling ka sa maraming bagay. Who do you sometimes compare yourself to? I know, hindi siya good na mag-compare. Yung i-compare mo yung sarili mo sa iba. Kasi, parang tayong sarili-sariling ganda, sarili-sariling talent, and all. So, siguro sa mga ano, mga YouTuber, mga model. Kasi, sa mga nakakilala sa akin sa personal, you all know na medyo chubby type akong person and maliit, petit. Mga ganun, sana medyo matangkat ako, sana sexy, and all, magaling sa ganito, sa ganito. Yeah, sa mga sikat na tao, mga artista. What message do you want to give yourself now that you're going to be 18? I'm so proud of you. Kasi, hindi naman ako parang nakakarating ng gintong katagal if sumuko ako, diba? Super proud ako sa yourself kasi hanggang ngayon, nalaban ka pa din sa mga bagay-bagay. And you choose to stay. And parang tingnan yung mundo as a magandang, in a positive way. Yun lang. More years to come. What/who makes you feel alive? Ano? Family and friends. Siyempre, kasi diba, sila yung nakasurround sa akin. What traits of a man do you think he must have before dating/courting you? Dati kaya ko sagutin yun. Ngayon, nahihirapan ako sagutin. Hindi ko alam eh. Pero kasi hindi din naman nasusunod. A few moments later. May relationship siya with God, of course. Family oriented. Green flag. Yun na lang, green flag. Kasi yun yung masyadong ano ngayon eh. Red flag and green flag. So pag red flag ka, pass. Pag green flag, yun. And yung kayang mag-stand up sa family ko. Family ko, yeah. Kasi, kung maliligaw ka sa family ko muna before sa akin. Consent first. Bago yun eh. Okay. Rate 1 to 10. 1 is the lowest while 10 is the highest. How broken are you? 8.5.
How happy are you as of the moment? 9. How successful are you? 5. Kalati pa lang ako, guys. Dami pa akong pagdadaanan. How do you see yourself 10 years from now? Working, I guess. Teacher. Siguro nakapag-masteran na din ako noon. Basta teacher, nagtuturo na. It's either dito sa Pilipinas or sa ibang bansa. Di ko din sure kung magkakaroon agad akong family ha. Pero siguro, 10 years. 10 years. Sila ko na. Teacher, nagtuturo na ng mga estudyante. Siguro, nakabili na ako ng bahay. Kasi yun talaga yung parang pinakaunang gagawin ko. Bibili ng bahay, pagkukotse. Do you regret anything? If yes, what are those? Lahat naman tayo may regret sa buhay. Yung mga bagay-bagay tayong nagawa na nung una, parang worth the risk. Pero nung parang malaunan, napapaisip ka na bakit mo ginawa. First, siguro yung nagtiwala ako sa mga taong akala ko totoo sa akin. Yan. Second, about to sa lola ko na, to be honest, medyo nung last time na nakita ko siya, awkward ako kasi super tagal ko siya ulit. Bago ko siya makita ulit, super tagal namin nahiwalay sa isa't isa. So, medyo na-awkward na ako since bata pa lang ako, last nakita ko, tapos biglang pagbalik niya, teenager na ako. Siyempre ako, medyo awkward na, hello po, sana pala, yung mga parang mga days na yun, kung gano'n kami ka-close before, sana pala, ganun pa din ako, ganun pa din yung ginawa ko nung bumalik siya dito. Sana hinag ko siya ng hinag, sinagkwentuhan kami, alam mo yun, madami akong dapat gustong gawin, pero hindi ko nagawa. Iyon yung pangalawa. Siguro pangatlo, yun yung, nagbigay ako ng chance sa mga, sa friends to. Nagbigay ako ng chance nung binetray nila ako. Dapat pala hindi na. Ganun. Yan yung mga regrets ko. Pero, lahat naman yun, may kaakibat na lesson. So, I think okay na din. Parang, pabor na din sa akin. At least may natutunan ako na hindi ko na lang siya gagawin sa susunod. If you were given a chance to have a time machine, would you rather visit the past or the future? Before, gusto ko future. But now, gusto ko past na lang. Since madami akong gustong balikan sa past. I don't know, na pag binalikan mo yung past mo, tinama mo yung mga mali mo dati. May mabagago talaga. Pero tingin ko naman, siguro hindi ko siya itatama, totally itatama. Bibigyan ko lang ng warning yung sarili ko na, okay, masasaktan ka ng bonggang-bongga. Parang, prepare yourself. Ayokong puntahan yung future kasi parang masuspoil ako na, hindi ako naging successful. Mawalan ako ng gana. Parang gano'n. Or other way around, hindi ako successful. Mamomotivate ako to do better. Pero ayoko talaga ng future. Gusto ko past. Para, may mga babalikan akong moments with my friends na parang solid talaga yung moments. Parang ganun. Tapos, moments with the family, ganun. Paano mo mapapaganda ang mundo ngayong ikaw ay 18 na? Kami, ayaw natatawa. I know, maganda yung question. Maganda natatawa kasi yung best friend ko, si Kia, din nagtanong. Medyo out of the blue yun. Ay, di mo siya ganda. Minsan lang. I think papapaganda ko yung mundo. Kahit sabihin Pilipinas or sabihin natin lugar na lang. By being, a good influencer. Wow. Siyempre, nag-YouTube ako. Madami din akong, kahit sabihin mo, madami ding tao yung almost 500 na ba? 500 na ata ako. Madami na ding tao yun, no? So, lahat ng mga yung ibang nakakanood ng videos ko, parang, syempre kung ano yung napapanood nila sa akin,
nai-influensyahan ko sila doon. Parang napasok din sa isip nila yung mga pinapanood nila sa akin. So, I'll be a good influencer. Siyempre, good na mamamayan din. Na, pero yun, sabi ko nga kanina, kapag minor ka, wala ka masyadong iniisip. Ngayon, pag legal age ka na, madami ka na dapat isipin na tama ba to? Mali ba to? Convenient ba to? May mga ganun. What was the best advice you received this year? Just keep swimming. Nabasa ko, actually, tagal ko na siyang nalilinig sa TikTok, yung kay Tommy. Pero nabasa ko din siya sa isang book, yung It Ends With Us. Just keep swimming. Kasi, yung life, parang alon. Tatangayin ka lang yan, lagi. Tulak ka, papunta doon, is papalit. Mga alon. So, just keep swimming. Huwag kang titigil hanggat wala ka pa sa shore. Laban lang na laban. Hanggat wala ka pa dun sa parang part ng alam mong successful ka na, masaya pa na talaga, yung genuine lahat. Yun. What's something you want to do that seems impossible? As of the moment, parang impossible siya. Kasi first, wala kang pera. Second, di ko alam kung kaya ko. And third, ewan ko. Yung pumunta ng mag-travel mag-isa sa ibang bansa. Third pala, hindi pala ako pwede. yun yung parang gusto kong gawin pero hindi ko siya magawa kasi parang impossible. Hindi ko kaya mag-isa. Tsaka walang pera. Pero may passport ako. Last question na to, guys. Bakit kinag-edu? Nung bata ako, hindi talaga teacher gusto ko. Madami akong gusto. Gusto kong maging nurse, doctor. Tapos nag-stick nga sa akin yung pagiging fashion designer eh. Kasi ang dami akong, before, nagda-draw ako ng mga gown, dress, mga damit. Then nawala yun. Tapos grade 9, naging ka-close ko yung advisor ko, yung practice teacher namin. Yung practice teacher ba tawag yun? Si Ma'am Agudo, si May Shella, Ma'am Shella, Sir Layo, grade 10. Sila Sir Fonte. Ano yun? Si Ma'am Kokoba. Tama ba? Si Ma'am... Ano mo takong pangalan? Pero parang nanay ko na din yun nung grade 8. Nung grade 8. Ano din siya? Nagpa-practice teaching niya sa amin doon. Sila, and especially my mom. Kita ko sa mommy ko yung struggle as a teacher. Pero nakaka-inspire to be a teacher. Dahil din sa mga important na tao na teacher din, na nakakahalubilo ko, na nagiging part ng life ko, na-inspire ako sa kanila lalo na, ay, gusto ko pala. And gusto ko din, ano mo yun, gusto ko din parang magturo. Kasi alam niyo, being a teacher is one of the best thing na mangyayari sa life. Like, wala namang doktor, wala namang nurse, walang piloto, walang kahit ano, walang sundalo or anything. Kung walang teacher, kung walang magtuturo, kung magang gano'n. Kung yung education yung key to be like a successful person. Siyempre, yung teacher din, ayun din yung isa sa susi para maging successful ka. Kasi kung walang teacher, wala namang magtuturo sa inyo mga lessons, diba? Yun. Kaya ako nag-endo, bukod sa gusto ko din siya, bukod din siya sa, siya yung pinaka-practical na course, na-inspire talaga ako sa madaming tao na teacher din, lalo na yung nanay ko, na maging teacher. Pero, hindi ako elementary ha, secondary ako. Alam kong medyo parang mahilig ako sa bata, mga pinsan ko lang, tsaka kapatid ko, tsaka siguro mga pamapamangka. Pero yung sabihin mong magtuturo ako ng elementary students, di siguro kaya ng pasensya ko yun. I'd rather teach like high school students na hindi naman sila sabi ko hindi nakakaintindi yung elementary. Pero syempre yung mga students sa bata, di ba? Medyo ano pa, sutil pa. Yung mga high school, masasabihan mo na talaga yung maiintindihan ka nila. Although yung iba, sutil din. Pero yun, tingin ko, mas madali ang secondary. So, nakita nyo naman sa previous vlogs ko na ako'y mag-PSEB. Bachelor of Secondary Education major in English. Okay, I think that's all.
That's all the questions. Nag-enjoy ako. Nag-enjoy ako basahin and sagutin lahat. And I hope, like, I really hope nasagot ko lahat yung questions nyo. And siguro, sana may natutunan din kayo sa mga sagot ko. And sana, parang acceptable yung sagot ko sa inyo. Kasi, yun lang pumasok sa ano ko, utak ko as of the moment. Hindi ko siya, yung questions yan, yung kinocomment din ng mga tao, hindi ko siya, hindi ko siya para i-study ahead of time. Talagang gusto ko, on the spot ko siya sasagutin. So, yun guys, thank you all so much for watching. And, before pala ako mag-outro, may book na kanina ko kinakain. Before ako mag-outro, mag-shoutout muna ako sa mga nagtanong sa akin kanina. Shoutout kay Dorothy De La Cruz, Ryu Hueda, Jean Ann Cedric Rialon, Claire Nicole Toledo. Shoutout kay Amir Ace, Jesse Mariano Esteves, Ivan Angelic Punong Bayan, Kian Cantillian Quirtano, and Sherine Negayon. Hindi ko nabasa yung sabi niya kasi required bang English ang question. Joke. Rose Daryl Anadonay, Revy Ann Villastubo, and shoutout sa pinakalas si Claudine Parasio. Shoutout sa inyo guys. Thank you all so much for the questions. Super nakaka-enjoy siyang sagutin actually. Medyo nagpa-process yung utak ko kanina nung sinasagot ko sila kasi bukod sa English, halos lahat. Alam mo yun, pang Miss Universe yung mga tahimik. Hindi naman, parang ganyan. Pero super serious ang questions. So yun, thank you all so much guys for watching. Nakain akong circle. Thank you all so much guys for watching. And I hope nga na acceptable yung answers ko sa inyo. And happy birthday to me. No more minor moments. Hello legal age. Eto na tayo. Ha! College na din ako. So, sasama ko kayo sa journey ko. Kasi, syempre, part na rin ng life ko, family game. So, thank you all guys so much for watching and I love you all, family game lah. So, if gusto mo mag-join sa family ko, just comment down below, hashtag family game lah. Ayun! Shoutout nga pala kay Jana Lian. Hi, Jana. Thank you so much for watching my videos and I hope nag-enjoy ka sa aking Q&A today. Totoo lang ako sa'yo. So, yan guys. Thank you so much. And subscribe kung di ka pa nakapag-subscribe. I-on mo na din yung notification bell below. I mean, beside it. Para naman maging updated ka sa lahat ng videos ko. Kasi hindi naman ako masyadong active. See you all on my next video. Bye! Anyways. Oh my god, don't do that. Don't do that. Oh my god. Wala. Sabi ni,